What's up, best friends? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka rito, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang bell button para lagi kang updated. Today's video, mga best friend, gagawa tayo ng isang puto at lalagyan natin ito ng salted egg. Alam po, marami na sa atin ang nakatikim nito at gusto rin matutong gumawa nito. Kaya naman, hindi ko na ito papatagalin, mga best friend. Bago tayo magsimula, i-like muna ang video na ito and share it with your friends and family. Alright, so kailangan natin dito, mga best friend, ng 1 3/4 cup of cake flour. Pero kung wala kayo niyan, pwedeng all-purpose flour na lang, mga best friend, as substitute sa inyong cake flour. 3/4 cup of white sugar, 1 tablespoon of baking powder, and about 1/4 teaspoon of salt, mga best friend. So yung unang process natin dito, mga best friend, kailangan natin paghalu-haluin lahat ng dry ingredients natin. After nyo mamix yung mga dry ingredients, mga best friend, set aside muna natin at sunod naman natin yung ating mga wet ingredients. So kailangan natin dito ng 100 grams of butter or margarine, 1 cup of evaporated milk, 2 eggs, 'and mix lang natin, mga best friend. Pwede naman kayong gumamit dito ng electric mixer, mga best friend, kung meron kayo, pero hindi naman natin ganun siya kailangan. Kaya i-manual mix na lang natin siya or i-manual whisk ko na lang siya. Tsaka pala, mga best friend, pwedeng hindi kayo maglagay dito ng evaporated milk. Choice nyo lang yan kung gusto nyo yung tubig lang ang ilagay. Since sa akin kasi, meron yung nagamit kong evaporated milk nung isang araw at hindi ko naubos, mga best friend. Kaya yun yung ilagay ko dito ngayon. At kung meron kayong vanilla, mga best friend, pwede rin kayong maglagay. Pero kung wala, okay lang. Optional lang naman ito. So, meron naman tayo nito. Kaya maglalagay ako ng 1/4 teaspoon of vanilla para bumango yung ating mixture, mga best friend. Pagka na-mix nyo na ito ng maayos, mga best friend, at natunaw nyo na ng mabuti yung inyong butter or yung margarine na nilagay ninyo, lalagyan na natin yung ating dry ingredients. So yung paglagay natin dito, unti-unti lang din, mga best friend. So i-add natin siya gradually, and then you whisk natin. Okay, pagka nahalo nyo ng, mga best friend, i-rest muna natin siya mga 20 to 30 minutes para umalsa pa ng konti yung mixture natin bago natin siya lutuin. Okay, so after 1 hour, mga best friend, ito na yung mixture natin. Check natin. Ayan. So ito siya, nagkaroon siya ng bubbles. Hindi kasi masyadong kita, mga best friend. Yung araw kasi nandito sa harapan ko, so basta, yung mga best friend, after 1 hour na pag-rest natin dito sa ating mixture, i-transfer na natin siya sa ating mga lanera. Okay? So, sa lanera natin, maglalagay lang din ako ng margarine para mas sure na pagka naluto na, mga best friend, madali lang siyang tanggalin. Pero kung plastic naman yung paglalagyan nyo sa ano, yung paglulutuan nyo, hindi na kailangan ng margarine or butter or oil. Alright? So, ito na, mga best friend, yung ating mga lanera na nilagyan ko ng margarine. I-transfer na natin yung ating mixture dito. Lalagay lang ako mga half, mga best friend, ng ating lanera. Kasi diba, alsa pa naman to pag maluluto. Eh, ang gagawin ko kasi, maglalagay ako ng foil sa ibabaw, mga best friend. Pero kung meron kayong pwedeng pangtakip sa inyong lulutuin, sa pag-estiman ninyo na tela, towel, pwede, mga best friend, kaya di na kayo maglagay ng foil. Ang use kasi ng foil, mga best friend, kaya maglalagay tayo para hindi siya matutuluan ng tubig na galing sa steam. Siyempre, bago natin siya tatakpan ng foil, mga best friend, maglalagay tayo ng toppings. Huwag natin kakalimutan yung salted egg natin and some cheese, mga best friend. Lalagay lang tayo sa ibabaw. So, maglalagay lang tayo dito sa, yan. Patong lang natin, mga best friend. At bahala na siya dyan.
Okay? So, takpan ko lang siya. Hopefully, hindi ito abutin ng ating mixture, mga best friend. Para medyo may tambok yung lulutuin natin. Alright, then i-steam natin siya, mga best friend, for about 15 to 20 minutes sa medium heat or low to medium heat, mga best friend. So, depende kung gaano kalakas yung apoy ninyo. So, check na lang natin tumamaya kung ilang minutes ba yung pagluto nito. Alright, so after 15 minutes, mga best friend, check ko yung niluluto natin kung okay na. So, dadaan natin siya sa fork test. Alright, tignan ko lang, mga best friend. Ayan, dumikit nga siya, mga best friend, sa ating foil. So, iluto pa natin to. Kulang pa yung pagkakaluto. Check naman natin to, mga best friend. After 30 minutes, tignan natin kung luto na. Ito lang yung pagkakamali ko, mga best friend. Naglagay nga ako ng margarine, pero yung tinakip ko na foil, naabot siya ng mixture natin. Hindi ko siya nalagyan ng margarine, eh dumikit na yung ibabaw natin. Alright, so ito na yung puto natin, mga best friend. Hintay lang natin na dumamig yung ating lanera bago natin siya tanggalin at i-transfer sa plato. So, cool down muna natin siya. Balikan na lang natin mamaya. Alright, so ito na, mga best friend, yung ating puto with salted egg. Titikman ko na siya. Pero check muna natin yung texture niya, mga best friend. So, ito siya. Ayan. Hindi talaga masyado talaga maliwanag yung sa part natin. At medyo lumubog yung ating egg dyan, yung salted egg. Pero tignan nyo naman, mga best friend. Fluffy siya. So, putong-puto talaga. So, i-open ko siya para makita natin yung loob, mga best friend. Ayan. Liwanag, ha? Titikman ko na, mga best friend, ha? Alright, so, saktong-sakto yung lasa niya, mga best friend. Lalong-lalo na meron tayong itlog maalat, tapos yung cheese, na masyadong melted lang yung cheese natin, nag-melt siya, mga best friend. Ayun siya. Yeah, pero okay siya, masarap siyang pang merienda, mga best friend. Mura lang ang ingredients natin at napakasimpleng gawin. Kailangan nyo lang talagang maghintay sa pagluluto. Ito yung pinaglutuan ko, mga best friend, yung lanera. Dahil wala akong molder, yung maliliit na pangputo talaga. Pero I'm sure na kapag meron kayong ganun, mga best friend, tapos sakto yung pagkakalagay nyo ng salted egg and then yung cheese ninyo, yung parang one bite lang is makakain nyo ng buo. Sarap siya, mga best friend, at siguradong mag-e-enjoy kayo at hindi kayo magsisisi pag gumawa kayo nito. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Huwag nyong kakalimutan mag-like, at sa mga best friend natin na hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, pindutin lang ang bell button para lagi kang updated. Maraming salamat, mga best friends. Until next time, I'll see you.